Magandang araw sa lahat and welcome again to our online public school. Ito yung ating public school upang tulungan yung mga bata sa mga kanilang pag-aaral ngayong panahon na kailangan lang tayong gumawa ng online lectures kasi hindi tayo makapag-school at dahil tayo ay nasa crisis ng pandemya. So sa lahat ng mga bata at mga nanay, tatay na nasa bahay at nagtutulungan sa pag-aaral, this channel is for you. Welcome and let's start to discuss another topic today. Ang ating pag-uusapan ay about clockwork. So mga algebra problems na patungkol sa relo. So for example, it is between 3 p.m. and 4 p.m. No? At alas 3 hanggang alas 4 na ng hapon. At yung hour hand ng relo at yung kanyang minute hand ay opposite each other. Ano ang oras? So, ito yung katanungan. Anong oras na? So, kung ikaw ay may relo, let's say, let's do a simple clock illustration here. Yan. At kapag ka ikaw ay may relo, ang alas 3, 3 o'clock, dito yung shorthand. And dito yung longhand. 3 o'clock, no? Pero, anong oras na sila daw ay mag-exactly opposite each other? So, ganitong layout. Magkakaroon sila ng opposing. So, this is 180 degrees. Ganyan. Anong oras daw yan? So, paano natin i-approach? So, let's say, sa oras na yan, yung minute hand natin ay tumakbo na ng hanggang doon. We don't know kung saan siya, pero tumakbo na siya hanggang doon. Estimate lang natin ito, no? At kung tumakbo yung minute hand hanggang doon, yung ating hour hand, the short arm, tatakbo din hanggang dyan. So, mula dito sa 3, tatakbo na siya somewhere in between. So, ano yung tinakbo kaya ng mga yan? Now, let's say, halimbawa, gawin nating M, ang tinakbo nitong minute hand. So, let's say this is M. So, ano naman yung tinakbo ni hour hand? Now, you take note na kung ito ay registered in minutes, no? 1, 2, 3, ganyan. Bawat isang ikot ni minute hand, that is 60 minutes, si hour hand iikot ng 5 equivalent distance to 5 minutes. So, 60 divided by 5. So, this one becomes M over 12. Na? Tatakbo si minute hand ng M. Tumatakbo si hour hand in consonant o kasabayan, pero ang distansya niya ay M over 12 lamang. Hindi siya kasing tulin ni minute hand. I think you get to sort of get the idea. So, if we write the equation now, gusto natin itong distance na ito hanggang dito, that would be like 30 steps, 30 minutes, no? Kasi opposite sila one another. So, 30 na minute steps equivalent niyan, ano? So, that means M, which is mula rito hanggang dito is M, bawasan mo ng mula rito hanggang dito, mula rito hanggang dito. So, let's do that. M, bawasan ng M over 12. So, minus nito. Bawasan pa ng 15, which is from here to here, 15. So, this is 15. M minus M over 12 minus 15. Ang gusto nating mangyari ay equal siya sa 30. So, this is 30 minute steps. Okay? So, you sort of get the idea. So, this is the equation natin ngayon dahil gusto nating magka-opposite end sila. Then, of course, we know na this M is like
12 over 12M para magkaroon tayo ng ito, ganito. And then, para ma-minus natin siya sa M over 12. So, dapat para silang 12. So, 12 over 12. And then, si 15 nilipat natin doon. That's why we have this 30 plus 15. So, in short, so 12 minus 1 maging 11. And divided by 12 pa rin all over. Equals 45 ngayon. So, you know what to do. Alam nyo na yung gagawin dyan. 12 now becomes multiplier. 11 now becomes a divisor. So, si 11 papunta dito sa baba, no, over. So, M is equal to 45 times 12 over 11. And your trusty calculator would give you 49 minutes. That is approximate to the nearest minute kasi ayoko nang mag 49 point something something minutes. So, 49 minutes. So, what time is it? Time is 3:49 p.m. And the hands of the clock are opposite to one another. Alright, yun yung ating lesson for today and hope you enjoyed this one. Para naman kayo ay may take home, meron akong ibibigay na problem sa inyo na dalawa and you solve at your free convenient time. You just pause the video, get your piece of paper, ayan, yellow pad, and you do your answers and enjoy and have fun. And this is all for today. For the answers dun sa dalawang problems na binigay ko as your seat work, you just post it in the comments below. I hope that you can get all the right answers. God bless everyone.